Hindi naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo kaugnay ng kanyang PCSO plunder case. Yan po ay matapos pagbigyan ng korte ang motion to suspend proceedings ng kampo ng dating Pangulo at ibalik ang kaso sa Ombudsman. Saksi si Mark Zambrano. Sa halip na ipa-aresto si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo gaya ng hiling ng Ombudsman, iniutos ang Sandigan Bayan na imbestigan pang lalo ang isinampan nitong plunder case laban kay Arroyo, kaugnay sa manumalya o manong paggamit sa mahigit 360 milyon pesos na Intelligence and Confidential Fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ibinalik ng Sandigan Bayan ang kaso sa Ombudsman kasabay ng pag-aproba sa motion to suspend proceedings na hiling ng kampo ng dating Pangulo. Merong ang mga pending motions ang dating Pangulo at yung mga kanyang kapwa akusado nang pinagbabasehan ay karapatan nila under the law sa ilalim ng batas na meron silang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration within 5 days upon receipt ng resolution ng Ombudsman. Ito ay hindi pwedeng ibaliwala ng Sandigan Bayan. Ini-invoke ngayon ng mga akusado yung karapatan na ito. Minaon ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Arroyo sa Office of the Ombudsman na humihiling na bigyan sila ng panahong patunayang walang kasalanan si Arroyo. Wala silang patunayan na sangkot si former president. Wala kami partisipasyon sa pag-confirm nitong mga pondong ito na bahagi ng tungkulin ng PCSO board at ng PCSO management. At ang tanging naging partisipasyon ni presidente is yung dung approval ng request. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig ng Office of the Ombudsman. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi.